Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami na lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan, ay nararapat sa puot at kahatulan ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig at abag ng Diyos sa amin, inako ng Panginoong Hesus ang sumpa at kahatulang nararapat sa amin. Nagpapasalamat at niluluwalhati namin ang aming amang Diyos dahil sa mahalagang dugo na idinanak ng Panginoon upang hugasan ang aming mga kasalanan magpakinanman, upang maging mga anak kami ng Diyos at upang bigyan kami ng biyaya na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa pagpapahintulot sa amin na mga tinubos ng iyong mahalagang dugo na magtipon sa iyong harapan, pinupuri ang biyaya at pag-ibig na ibinigay mo sa amin, nagtuturo ng iyong salita at nakikisama sa banal na grupo kasama mo. Naniniwala kami na kasama namin ng Diyos ngayon. Alagaan mo po nawa ang bawat isa sa amin, suportahan ang bawat isa sa amin ng mahabaging kamay ng Diyos at bigyan ang bawat isa sa amin ng kapangyarihan ng higit na dakilang biyaya, salita at banal na Espiritu ng Diyos na kinakailangan upang kami ay mamuhay ng karapat-dapat at walang kahihiyan bilang mga tunay na anak ng Diyos sa natitirang bahagi ng aming buhay. Patnubayan mo po kami. Maraming churches sa buong mundo ang nagpapanatini ng kanilang pananampalataya sa kabila ng mga kahirapan. Tulungan mo po kaming makasama ang lahat ng mga brothers and sisters na nagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo sa pamagitan ng salita ng Panginoon at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at matapang na nagpapatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon at umaakay sa maraming kaluluwa sa Panginoon at makamit ang kaligtasan. Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ang daan na dapat naming lakaran, nais po naming marinig ang mga salitang nais mong ihayag sa amin kahit sa panahong ito. Ipaalala mo po sa amin sa pamagitan ng iyong salita kung anong uri ng tao kami dapat sa harap ng Diyos at kung paano kami dapat mamuhay. Sa oras na ito, umaasa kami sa Espiritu Santo at nananalangin kami sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa Roma chapter 6. Roma chapter 6 sa ating Biblia. Babasahin ko po ang Roma chapter 6. Roma chapter 6 verse 3 hanggang 4. Sa bagong tipan po, verse 3 hanggang 4. Roma chapter 6 mula sa verse 3. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Hanggang dito na lang po. Noong nakaraang linggo, bumalik ako mula sa Winter Retreat at Minister's Retreat sa Tokyo, Japan. Ang Japan ay itinuturing na isa sa pinakamahirap na lugar para mag-evangelize. Maraming mga evangelist at mga kapatid sa Korea ang nananalangin at nagsusumika para sa evangelism sa Japan. Kahit na hindi maraming tao ang naligtas kung ikukumpara sa mga pagsisikap na ginagawa, ngunit kamakailan ang gawain ng kaligtasan ay mas aktibong nangyari sa Japan. Ang winter retreat na ito ay ginanap sa tatlong lugar sa Japan. Sa pagkakataong ito, sinabi ko na ito na nasa gitnang rehiyon ng Japan, kaya ito ay ginanap sa tatlong lugar. Ito yung Tokyo, Shinjuku, Kawasaki. At ang winter retreat ay ginanap sa ibang mga lugar. Sa kasalukuyan, meron na tayong 13 na churches sa Japan. 7 yung Korean missionary, 6 yung local evangelist,
at 13 evangelists, sila'y nagsisikap na mag-evangelize. Ang ebanghelyong ito na nagsimula sa Jerusalem at ipinapalaganap sa Roma, Europa at Estados Unidos ay naglakbay o naglalakbay sa buong mundo sa silangan at kalaunan ay dito sa Korea. Ang Japan ay nasa dulong silangan kung saan ang Korea yung dulo ng mainland at yung Japan ay yung dulo ng isla. Ang Japan ay isang malaking bansa. Ito ay may populasyon na 125 million at halos 2.5 beses kaysa sa Korea. Merong mga churches sa lahat ng dako, ngunit yung Kristyanismo ay hindi kasing aktibo ng sa Japan o sa Korea. At sa mga Kristiyano, mahirap makahanap ng mga taong tunay na nakaunawa sa Ebanghelyo at naligtas. Kaya sa palagay ko, kailangan nating manalangin at magsumikap para sa evangelism sa Japan. Ang Ebanghelyo ay ipinalaganap na ngayon sa mga dulo ng mundo. Sa Gawa chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang Ebanghelyo ay kumalat sa buong mundo at iniisip na ang Korea ay nasa silangang dulo ng mundo at ang Japan ay talagang nasa silangang dulo. Ang watawat ng Japan, ito po ay tulad sa araw na sumisikat sa silangan. Tulad ng araw, taos-puso kaming umaasa na ang Panginoon ay tunay na babangon sa Japan bilang liwanag ng buhay tulad ng araw. At ang maraming tao sa Japan ay maligtas. At naniniwala kami na ang gawaing ito ay responsibilidad ng Iglesia ng Korea. Ang Ebanghelyo ay aktibong kumakalat sa Korea at ngayon ay meron na tayong 257 churches at gumagawa ng missionary work sa buong mundo mula sa Korea. Sa kasalukuyan ay meron na tayong 1,015 churches sa 82 na mga bansa at ang bilang ay patuloy na tumataas. Hindi ba nakakamangha na ang isang Korean church ay gumagawa ng mga misyon sa mundo? Yung evangelism ay nagpapatuloy sa mga bagong lugar sa buong mundo. Kabilang dito ang Japan. Ito yung pinakasilangang dulo ng bansa o pinakasilangang bansa. At kung ang gawain ng Ebanghelyo ay aktibong nagaganap sa Japan, malamang na magkakatotoo ang talatang ipinahayag na ang Ebanghelyo ay mahahayag sa mga dulo ng mundo. At magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Sa tingin ko, ang mga salita doon sa Isaiah chapter 45 verse 22 na nagsasabi na ang bansa sa dulo ng mundo, ito ay ang Japan. Nais naming higit na magdasal at makipagtulungan para sa mga Japanese missions upang maligtas ang maraming kaluluwa sa Japan. Ang ilan na mga tao ay maaring may kakaibang damdamin dahil yung Japan ang sumakop sa Korea noon. Ngunit ang mga Kristiyano ay wala nang ganoong damdamin. Upang maipalaganap ang Ebanghelyo, dapat tayong mag-evangelize ng walang pagtatangi sa buong mundo. Ano man ang kanilang lahi. Dahil nais ng Diyos na maligtas sa mga kaluluwa ng mga taong nilikha ayon sa kanyang larawan. At naniniwala ako na kung meron tayong isang puso, nananalangin at nagtutulungan ng higit para sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ay magiging mas aktibo sa Japan sa hinaharap. Ngayon, kakaunti na ang naghahanda at nagpapasya na tumanggap ng kaligtasan at mag-evangelize. Kaya habang ako ay nasa Japan at nag-evangelize, nadama ko na magiging aktibo rin ang evangelism sa Japan. Pakiusap, manalangin po tayo sa lalong madaling panahon sa sandaling meron tayong pagkakataon. Yung pamagat po ng sermon ngayon, gaya po ng nabanggit ko nung mga nakaraan, ito ay ang buhay at ang patay. Sa paningin ng Diyos,
Yung mga naligtas, sila yung tinatawag na buhay. At yung mga tao, ang kaluluwa ay hindi paligtas, sila ay tinatawag na patay sa Biblia. Alam ng buhay na tao kung ano ang kanyang gagawin. Walang alam yung mga patay. Ang mga buhay ay may pag-asa, ngunit ang mga patay ay walang pag-asa. Sa makatuwid, maraming mga talata na naglalarawan sa mga naligtas bilang nabubuhay sa harap ng Diyos, ang mga hindi naligtas ay sinasabing patay. Kung paanong may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga buhay at mga patay, mahirap para sa atin na maglakas loob na ihambing ang mga pagkakaiba sa pamagitan ng mga naligtas at mga hindi pa. Mahirap ikumpara ang Diyos at ang Diablo. Paano mo maihahambing ang langit at impyerno, liwanag at dilim? Ngunit, may pagkakaiba ang buhay at patay. Kaya ang mga naligtas ay mga anak ng Diyos, ang mga hindi naligtas ay sinasabing mga anak ng Diablo. Ang mapupunta sa langit at ang mapupunta sa impyerno, ang mga pinagpala ng Diyos at ang mga sinumpa. Medyo mahirap sabihin sa mga hindi naligtas. Sa Mateo 25:41, pagkatapos ay sasabihin niya sa kanyang nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon sa apoy na walang hanggan sa hinanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel." Sinasabing ang mga hindi naligtas ay tatanggap ng sumpa dahil ipinagkanulo nila ang biyaya at pagpapala ng Diyos hanggang sa wakas. "Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel." Wala silang pagpipilian kundi pumunta doon. Naligtas tayo mula roon. Bagamat nabubuhay tayo sa mundong ito, tayo ay ganap na hiwalay sa mga tao sa mundo. Ang nabubuhay, ang anak ng Diyos, isang taong may pag-asa na mapupunta sa langit at mabubuhay, sila ba'y mabubuhay pa rin ba ng isang taong hindi ligtas? Paulit-ulit itong sinasabi ng Biblia, hindi iyon maaari. Mabubuhay pa ba sa kasalanan ng isang taong ligtas? Huwag nawang mangyari. Dahil sa kasalanan iyon, si Jesus ay namatay bilang kahalili natin at iniligtas tayo, kaya maaari ba tayong magkasala muli? Ang pag-iisip na okay lang para sa isang taong naligtas na magkasala ng kaunti dahil ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na magpakailanman, ay kapareho ng pagsasabing, "Magpapatuloy ako sa pagkakasala, kaya't mangyaring si Jesus ay mamatay muli sa krus." Hindi iyon maaari. Ngayon, tayong mga nakatanggap ng dakilang biyaya ng Diyos ay dapat mamuhay na ginagabayan ng biyaya at pagmamahal ng Panginoon na sa atin ay nagmamahal at nagligtas sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Sinabi ng Panginoon na tinutulungan niya tayo sa buhay ng Diyos sa kanyang salita at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang tayo ay mamuhay ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, tayo ay ligtas na. Iniisip ba natin, hindi ba tayo maaring dumalo lamang sa church? Kumanta ng mga awit papuri, manalangin, dumalo lamang at pagkatapos ay mamuhay ayon sa kagustuhan natin? Hindi yun maaari. Ngayon, ang taong naligtas ay nagpasya kung paano mabuhay. Sa mga awit 37, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Nagtakda ang Diyos ng landas kung paano dapat mamuhay ang mga taong ligtas bago pumunta sa langit. Awit 32:8, "Aking ipaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo." Ipinakita sa atin ng Diyos ang landas na dapat nating tahakin sa mga awit 119:105, "Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko." Ang salita ay nagtuturo sa atin ng daan mula sa mundong ito patungo sa langit. Ang Espiritu Santo ang nagpapaliwanag ng salita sa atin. Kung walang ilaw sa madilim na gabi, hindi mo mahahanap ang iyong daan ng walang lampara. "Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko."
Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan ang salita ng Panginoon. Tinutulungan niya akong maunawaan ito nang ako ay maligtas. At lagi niya akong tinuturuan kung paano dapat mamuhay ang isang Kristiyano pagkatapos na maligtas. Kaya kung titingnan natin ang ating mga hakbang sa awit 119-133, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Sa English, direct my step by your word. Kaya gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong salita. Naway sundin ang bawat hakbang ko ang iyong mga salita upang walang kasalanan ang magangkin sa akin. Kung nabubuhay tayo ayon sa salita, mabubuhay tayong hindi nakakagawa ng kasalanan. Merong isang taong naligtas ang nagtanong, well, dahil tayo ay salaman, maaari ba tayong mabuhay ng walang kasalanan? Kasabay nito, sinisikap nilang bigyang katwiran ang kanilang sariling mga kasalanan. Dahil hindi natin maiwasan ang kasalanan, hindi tayo dapat gumawa ng mga dahilan para sa kasalanan dahil wala tayong pagpipilian. Bilang isang taong ligtas, kung ang ating puso at buhay ay unti-unting nagbabago, maaari tayong mabuhay ng walang kasalanan. Kailangan bang magkasala muli ang isang anak ng Diyos? Dapat unti-unti tayong magbago at maging mga taong karapat-dapat makapasok sa langit. Kaya kapag ako ay humarap sa Panginoon, walang dungis at walang kapintasan. Sinabi na dapat tayong tumayong karapat-dapat upang tumayo sa harap ng kalwalhatiang iyon. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Sinabi ito doon sa 2 Pedro chapter 3 at sa iba pang mga talata. Kaya tayo ngayon ay mga ligtas, ang buhay. Laban sa mga tao sa mundong ito na walang buhay. Tayo ay mga anak ng Diyos kontra sa kanila na mga anak ng Diablo. Lagi nating isipin na tayo ang papasok sa langit at sa kalwalatiang ito at sila yung hahatulan ng Diyos at papasok sa walang hanggang apoy ng impyerno na inihanda para sa Diablo at sa mga anghel. Tayo na ngayon ang nabubuhay at nakikilala bilang mga anak ng Diyos. Dapat kang mamuhay ng perpektong buhay. Kailangan nating ipagdasal iyon at pagsikapan iyon. Ang mga Kristiyano ay hindi maaring mabuhay ayon sa mga pagnanasa ng kanilang laman tulad ng kanilang ginawa bago sila maligtas. Kaya ngayon, nakilala natin ang buhay at patay, paano dapat mamuhay ang Kristiyano bilang buhay sa harap ng Diyos? Maraming salita sa Biblia kaya pag-aralan natin ang mga ito. Doon sa Roma chapter 6 verse 1, maari na bang magkasala ang isang taong ligtas? Huwag nawang mangyari. At pagkatapos, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Sa Marcos 10:38, ang sinabi ni Jesus bago siya namatay sa krus, ang kopa na aking iinumin. Ito yung kopa ng pagdurusa ng krus. Ama ko, kung maari lampasan sana o lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Noong unang panahon, kapag yung isang alipin ay nakagawa ng isang mabigat na krimen, siya ay parurusahan ng hari. Pagkatapos mahatulan ng kamatayan at mabigyan ng lason na papatay sa kanya, kapag ininom niya ito, yuyuko siya sa hari. Iinom ng lason, susukan ng dugo at mamamatay. Isang kopa ang nilagay sa harap ni Jesus na naglalaman ng mga kasalanang nagawa ng mga tao sa buong mundo. Ang sumpa at ang kopa ng puot ng paghatol. Si Jesus na walang kasalanan ay kailangan magdusa ng pinakamalaking kahihiyan at pagdurusa na maaring pagdusahan ng isang tao. Ang krus ay ang pinakamalaking kahihiyan at sakit na matatanggap ng isang tao. Si Jesus ang tagapaglikha na kapantay ng Diyos, ang magiging hari ng mga hari at bilang bugtong na anak ng Diyos, siya ay walang kasalanan at banal. Ang dahilan kung bakit naging katulad ng tao ang Diyos ay upang iligtas sa mga tao at gawin tayong katulad ng Diyos. At ang dahilan kung bakit niya iniwan ang kanyang posisyon sa kalwalhatian at bumaba sa isinumpang lupang ito ay upang iligtas sa mga makasalanan sa mundo at dalhin sila sa kalwalhatian ng kaharian ng Diyos. Ito ay para sa kapakanang ito.
ang Diyos ay naging katulad ng tao upang gawin ang tao na katulad ng Diyos. Ang katawan ni Jesus ay parehas ng sa atin. Napapagod din siya. Sa katotohanan, habang naglalakbay si Jesus sa lawa ng Galilea, sakay ng bangka, natulog siya sa hulihan. Kahit may malakas na hangin, nakaramdam ng gutom din si Jesus, napaluha pa siya. Siya ay may laman at dugong tulad ng sa atin. Ang inosenteng lalaking ito ay hinatulan ng kamatayan at sumailalim sa lahat ng kahihiyan ng isang kriminal. Dinuraan siya ng mga sundalong Romano, hinampas siya ng kanilang mga kamay, hinampas siya ng tambo sa ulo. Hindi lamang iyon, ngunit nagsalita sila ng lahat ng uri ng mga sumpa sa salita. Purihin ang hari ng mga Hudyo, naglagay sila ng koronang tinik sa kanyang ulo. Inilagay ito sa kanyang ulo. Sila ay nagsalita ng lahat ng uri ng kalapastanganan, ngunit si Jesus ay hindi sumagot ni isang salita. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. Dumating si Jesus bilang isang walang kasalanan upang mamatay sa halip ng mga makasalanan. Inihanda ni Jesus ang kanyang sarili, ngunit hindi ito magiging madali. Ama ko, kung maari, lumampas sana sa akin ang kupang ito. Kung maaari, mabuti sana kung maliligtas sa mga tao kahit na hindi inumin ni Jesus ang kupang iyon. Ngunit walang ibang paraan. Ang paraan ng Diyos ay para sa kanyang bugtong na anak na mamatay sa lugar ng makasalanan. Ang isang makatarungang paghatol, isang paghatol na nararapat sa makasalanan, ay dapat bayaran ng inosente. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang panalangin sa Gethsemane. Tatlong beses, ang kanyang pawis ay naging parang malaking patak ng dugo. Si Jesus ay may sariling mapait na pakikipaglaban sa kanyang sarili. Ang walang kasalanan na namatay sa krus sa lugar ng mga makasalanan ay tinawag na kopa. Ang kopa ng pagdurusa. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman? O mabautismuhan sa bautismo na binautismuhan sa akin? Ang bautismong ito ay nangangahulugang kamatayan na si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagbautismo, pinag-uusapan natin ang tungkol sa paglubog sa tubig. Sa English, ito ay baptism. Ibig sabihin ay ilubog o ibaon. Sa aklat ng mga gawa, ang lahat ng mga bautismo ay naganap sa tubig. Sinasabi nito na lumusong sila sa tubig upang magpabinyag o magpabautismo at umahon sa tubig. Dahil kailangan nilang lubusang ilubog. Kaya kung titignan natin sa isang lumang katedral, mayroong isang baptistry. Maging ang mga katolisismo o ang katoliko ay nagbibinyag sa unang paraan, ay ginagawa sa pamagitan ng ganap na paglubog. Ang pagiging ipanganak na muli ay tulad ng espiritual na bautismo, namatay, inilibing at binuhay na kasama ng Panginoon. Nang siya ay mamatay, ako ay namatay at ako ay inilibing na kasama niya. At sa pamagitan ng pananampalataya sa kanya, ako ay kasama niya at nang siya ay bumangon, ako ay nabuhay. Totoo na tayo ay naging isa sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya kapag naligtas ka sa espiritual, totoong namatay ka kasama ng Panginoon, inilibing kasama ng Panginoon at binuhay na kasama ng Panginoon. Sinasabi doon sa Juan chapter 3 verse 5 na tayo ipinanganak na muli sa tubig at sa espiritu at ang tubig ay nangangahulugang paghatol. Ang baha na humatol sa mundo, ang dagat na pula na lumunod sa buong rukbo ng Ehipto na tumutukoy sa paghatol, ang tubig na kumakatawan sa katwiran, namatay si Jesus sa krus at inilibing upang matupad ang katwiran ng Diyos. Ang pag-ahon ni Jesus mula sa tubig ay nagpapahiwatig ng muling pagkabuhay, kaya ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay may kahulugan na tulad ng sinabi ko. Ang kamatayan, pagtubos at muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbigay sa atin ng panibagong buhay. Ang pagkakaroon ng bagong buhay at pagtanggap ng Espiritu ni Kristo ay magkapareho. Tinanggap ang banal na Espiritu, ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritong iyon ay muling pagkabuhay na tumapos sa kapangyarihan ng kamatayan. Muling pagkabuhay.
kung paano ang muling nabuhay na Panginoon ay hindi na mamamatay, gayon din ang mga tumanggap ng muling pagkabuhay ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kamatayan at hindi na muling mamamatay. Tapos na kung naniniwala ha. Ang bautismo ay isang seremonya ng pagtatapat ng pananampalataya sa harap ng Diyos at ng mga tao kung ano ang nagawa sa puso. Ako ay patay na kasama ng Panginoon at inilibing. Kapag inilibing ka, ang lahat ng pagnanais sa mundong ito ay tapos na. Ngayon bilang anak ng Diyos, dahil binuhay ako sa panibagong buhay, kailangan kong mabuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, pagtubos at panibagong buhay, ito ay isang napakahalagang paglalarawan. Kaya ang pagbautismo ay hindi isang formalidad. Ang bautismo ni Jesus sa ilog Jordan ay isang pagpapakita ng kanyang kamatayan, paglibing at pagkabuhay na muli. Kasabay nito, ipinakita nito sa atin na dapat tayong mabautismuhan. Kapag ang isang tao ay naligtas, siya ay gumagawa ng isang patotoo sa harap ng Diyos at ng mga tao na noon ang Panginoon ay namatay, ako ay namatay, inilibing at nabuhay sa pamagitan ng buhay ng Panginoon. Namatay ako at ngayon ay buhay sa Panginoon. Ang lumang tao ay patay na at ang bagong tao ay buhay na. Kaya naman, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Ito yung kahulugan. Nang tayo ay maligtas, namatay at tinilibing tayong kasama ng Panginoon, kapag nabautismuhan ka mula sa iyong puso, ay ipinapahayag mo ang katotohanan iyon. Kapag ang isang tao ay ikinasal, ang kasal ay hindi nangyari kapag yung dun sa seremonya lamang. Bago yung kasal, dalawang tao ang nangakong mamahalin ng isa't isa at magsasama habang buhay. Ito yung pagsasama ng dalawang kaluluwa. Ang pagpapahayag sa harap ng Diyos at ng tao ay ang kasal. Ganon din naman, kapag ang isang kaluluwa ay naligtas, kasama rito ang katotohanan na namatay kasama ng Panginoon, inilibing kasama ng Panginoon at binuhay na kasama ng Panginoon, ang bautismo ay ang pampublikong pagpapahayag. Ganyan yung bautismo. Ngunit huwag kayong malito. Hindi ka nagpabautismo para maligtas. Ito ay isang bagay na ginagawa ng isang taong naligtas na. Hindi kailangang magpabautismo ang taong hindi pa na ipanganak na muli. Kung hindi ka na ipanganak na muli, hindi mo kailangan magpabautismo kasi walang saysay po ito. Merong isang nakakatawang kasabihan na nasasabi na ang isang hindi ligtas na tao na nabautismuhan. Ito ay tulad ng isang tuyong makasalanan na naging isang basang makasalanan. Anyway, doon sa susunod na verse, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Ang Kristiyano ay inilibing kasama ng Panginoon. Inilibing, kapag ang isang tao ay buhay, meron siyang sariling mga mithiin, pagnanais at plano. At siya ay nagsisikap na matupad ang mga ito. Ngunit kapag ang isang tao ay namatay, lahat ng kanyang hangarin ng mithiin at plano ay tapos na. Wala nang magagawa pa. Merong inggit, paninibugho, at alitan sa mundo. Ang kompetisyon upang mabuhay ay matindi. Yung ingay ay walang katapusan, ngunit sa sementeryo ay palaging tahimik. Wala nang pagnanasa, pagtatalo, o maging yung ambisyon doon. Patay na kasi yung lahat ng naroon. Tulad nito, bago tayo maipanganak na muli, tayo ay nabubuhay sa ganitong uri ng pagnanasa, ambisyon, at plano kagaya ng lahat ng tao dito sa mundo. Ngunit, pagkatapos na tayo ay maligtas, naunawaan natin, ako ay namatay din at inilibing kasama ng Panginoon. Dapat bang ikalungkot mo ito? Hindi po. Dahil kayo ay namatay na, kayo ay naligtas. Ako ay patay na. Tayo ay inilibing na. Yung paglubog sa atin sa tubig, ito ay yung paglibing sa atin. Ito yung bautismo. Nang tayo ay nilubog sa tubig, buong katawan natin yung nilubog. Nangangahulugan na tayo ay namatay at inilibing na kasama ng Panginoon. Nang tayo ay umahon mula sa tubig, ito yung patotoo sa harap ng Diyos at ang tao na tayo ay nabubuhay na bilang mga matuwid. Namatay tayo bilang makasalanan at nabuhay tayo bilang matuwid. Kaya ako ngayon ay patay na mula sa aking dating pagkatao at ngayon ay buhay sa harapan ng Diyos.
At ngayon ay isang bagong buhay ang naisilang, buhay na hindi kailanman mamamatay at ito ay nagsimula na sa akin. Kaya nga sinasabi doon sa Roma 6:4 na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Kung paano si Kristo ay muling nabuhay, tayo din naman ay muling nabuhay kasama niya. Pagkatapos nating maligtas, ngayon ay magagawa na nating makalakad sa panibagong buhay. Ang mahalagang bagay na nais kung sabihin sa inyo ngayon ay ang mga naligtas ay meron ng bagong buhay at bagong nilalang na tayo. Tayo ay naging anak na ng Diyos, naging isa sa mga taong makakapasok sa walang hanggang langit at ang ikinabubuhay natin ngayon ay hindi na ang dati nating buhay dahil ang paraan ng buhay natin noon ay puro kasalanan. Sinasabi doon sa Hebreo 6:1, ang kasalanan ay tinatawag na patay na gawa. Ito yung gawain ng patay. Sinabi na sila na mga naligtas ay nabubuhay ngayon ayon sa salita ng Diyos sa katotohanan at Espiritu Santo sa panibagong buhay. Kaya hindi naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Bakit po? Dahil yung Panginoon ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating kasalanan at tayo ay pinagkasundo sa Panginoon sa oras ng tayo ay nanampalataya. Kung inyong titignan doon sa 2 Korinto chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala nang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Si Adan yung unang taong nagkasala, kaya ang lahat ay naging makasalanan, at si Jesus ang unang taong namatay para sa lahat ng tao. Kaya nga sabi, namatay para sa lahat, ibig sabihin na ang kamatayan ni Jesus ay naging katumbas ng kamatayan ng lahat ng tao. Sabi dito, lahat. Ako at ikaw ay kasama dito. Sa sandaling tayo ay naligtas, sinisip natin, ako ay namatay din at inilibing kasama ng Panginoon. Ngayon din, nang ang Panginoon ay muling nabuhay, nabuhay din akong kasama niya. Sila na mga naligtas ay nakatanggap ng bagong buhay. Ito ang buhay mula sa Diyos, ang buhay na hindi kailanman mamamatay, kagaya ng kay Kristo. Dahil tayo ay meron ng bagong buhay, tayo ngayon ay nabubuhay na sa pamamagitan nito. Naintindihan po ba ninyo? Naintindihan niyo po ba? Ang mga hindi ligtas ay hindi magagawang makapamuhay sa panibagong buhay na sumusunod sa Espiritu Santo gaya ng mga taong ligtas. Kaya nga ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay upang ako ay mabuhay sa panibagong buhay at sa sandaling ako ay nananampalataya, ang kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay ng Panginoon ay napasa akin. Ako at ang Panginoon ay pinagkaisa. Ngayon, tulad ng Panginoon na nabuhay sa bagong buhay, tayo din naman ay dapat na mabuhay gaya nito sa natitira nating buhay. Ang isang tao na noon ay nabuhay bilang patay spiritually, ngayon ay meron ng panibagong buhay spiritually. Ang patay ay nabubuhay bilang patay. Ito yung gawa ng patay. Gaano nga magkaiba ang mga hayop at ang mga tao? Inaalagaan natin sila sa ating tahanan bilang mga alagang hayop pero sa panahon ngayon, yung mga aso ay tinatrato bilang mga tao. May mga tao na tinutulak yung kanilang alagang hayop gamit yung isang stroller. At kapag titignan mo yung cute na bata na nakasakay doon, ang makikita mo doon sa stroller ay ang aso na nakaupong gaya nito. Ang cute ko, di ba? Gaya nito, iniisip niya siguro na tao siya. Sinusubukan niyang itrato siya gaya ng tao. Gayunpaman, siya ay aso pa rin. Maari bang maging tao ang aso? Hindi nalalaman ang hayop ang kalagayan ng tao. Alagaan mo man ang iyong alagang hayop na parang iyong pamilya, ngunit kung ang amo ay biglang mag-alala dahil sa malaking problema na dumating sa kanya, kung may problema na kailangan solusyunan o kung ang negosyo niya ay malugi at magsara, mag-alala man siya pero yung alaga niyang aso ay hindi pa rin nalalaman yung kalagayan ng kanyang amo. Gaya nito, ang tao ay hindi nalalaman ang kalagayan ng Diyos tulad ng hayop na hindi nalalaman ang kalagayan ng tao. Mga kapatid, ang tao ay hindi na ipanganak muli
gaano man ang pagsisikap niya na pumunta sa church, manalangin o magbasa ng Biblia, tunay na hindi niya makikilala ang Diyos. Hindi niya malalaman o masusunod ang kalooban ng Diyos. Bagamat gawin niya ang mga ito, wala itong saysay dahil siya ay patay. Gayon ang mga hayop at tao ay magkaiba. Ang ligtas o ang hindi ligtas ay magkaiba. Nag-iisip tayong magkaiba. Nagsasalita tayong magkaiba at ang ating kaugalian at layunin sa buhay ay magkaiba lahat. Lubos na magkaiba, pero dapat naman talaga na magkaiba, hindi po ba? Paano nga magiging magkatulad ang liwanag at ang kadiliman? Doon sa Efeso chapter 5 verse 8, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Gaano nga magkaiba ang liwanag at kadiliman? Sinabi po dito, dahil nga ang ating lumang pagkatao ay namatay at nailibing na kasama ng Panginoon at tayo ay mayroon ng panibagong buhay na hindi na kailanman mamamatay pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ang paraan ng ating buhay ngayon ay upang lumakad ng panibagong buhay. Kaya kailangan nating matutunan ang tungkol sa kung paano lumakad sa bagong buhay. Doon sa verse 4 ng Roma chapter 6, kaya tayo ay nilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Bakit kaya kasama sa talatang ito yung sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama? Ang isang tao na nabubuhay sa kasalanan na tumalikod mula sa Diyos at nabuhay na hindi binibigyang karangalan ng Diyos, ito ay buhay na ayon sa demonyo. Ngunit, tayo ay meron ng panibagong buhay matapos na maligtas. At isang karangalan sa Diyos kung tayo ay mabuhay sa pamagitan nito. Ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan ay para din sa kanyang kaluwalhatian upang tayo ay makapasok sa kaluwalhatian na ito. At ito ay ang kaluwalhatian ng Diyos kaya tayo ay kanyang niligtas mula sa kamatayan ng kasalanan. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at sa huli, ginawa tayong mga anak ng Diyos. Doon sa Isaiah 43:25, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsaway, alang-alang sa akin at hindi ko naalahanin ang iyong kasalanan. Kanyang pinatawad ang ating mga kasalanan para mismo sa kanyang kaluwalhatian. At doon sa mga awit 23, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Kinagabayan ng Diyos sa mga ligtas sa landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Lahat ng bagay ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang buhay ng mga makasalanan na hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sa halip, ay binigyan pa siya ng kahihiyan. Subalit, matapos nating maligtas, tayo ngayon ay nabubuhay na para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Hebreo 2:10, namatay ang tanging anak at naisilang ang maraming anak. Ito ay tulad ng butil ng trigo na namatay at namunga ng marami. Kaya nga doon sa Hebreo 2:10, sa pagdala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian. Ngayon, ang layunin ng pagligtas sa atin ay upang makapasok tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan po ang layunin. Kaya bago tayo pumasok sa kaluwalhatian ng Diyos, ang buhay na ikinabuhay natin sa mundo ngayon ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sa 1 Korinto 6:19, at kayo ay hindi na sa inyo sapagkat kayo'y binili na sa isang halaga. Ang ating katawan at kaluluwa ay hindi na sa atin dahil ito'y binili sa halaga ng dugo ng Panginoon. Hindi na ito kailanman sa atin. Ang ating katawan at kaluluwa ay parehong sa Panginoon. Sa 1 Korinto 7:23, tayo ay binili sa malaking halaga, sa napakalaking halaga. Kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Ngayon, hindi na tayo alipin ng ating sarili, ni ng ibang tao, kundi ni Kristo. Sa Galatia 1:10, ako ba'y naghahangad ngayon na pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyan lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ang alipin ni Kristo ay dapat bigyan lugod lamang ang kanyang Panginoon. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang buhay natin pagkatapos ng kaligtasan ay tanging para lamang sa kaluwalhatian ng ating Amang Diyos na sa atin ay nagligtas. Ang pagiging mapagpasalamat sa biyaya ni Jesus ay ang buhay na ikinabubuhay sa panibagong buhay ay ang buhay na niluluwalhati ang Diyos. Kaya, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay nangangahulugan na ang walang hanggan langit ay ang kaluwalhatian.
walang sinumang lubos na makakapagpaliwanag kung gano'ng kaganda ang langit. Sana nga ay magawa ko man lamang na makasidip doon, hindi po ba? Napakasaya kung ipapakita sa atin ng Diyos kung ano yung itsura ng langit. Sa katunayan, marami ng tao ang nakakita noon at naroon sila sa langit. Gaya ng ating nabasa sa Apocalypse chapter 4, umakyat ka rito. Si Apostol Juan na sumulat ng aklat ng Apocalypse ay dinala pa itaas sa langit. At nakita niya ang nakakamanghang eksena mula sa langit kung saan si Jesus at ang Ama ay nakaupo roon kasama ang 24 na matatanda. Yung kumakatawan ng 12 lipi doon sa lumang tipan, pati yung 12 apostol sa bagong tipan. Ito yung mga ligtas na Kristiyano. At maging ang mga anghel sa langit ay nasaksihan niya. Ito yung nakasulat doon sa Apocalypse mula sa chapter 4 hanggang 22. Ang ikalawang Korinto, chapter 12, sinabi doon ni Apostol Pablo na dinala sa ikatlong langit. Ang unang langit ay kung saan lumilipad yung mga eroplano. Yung ikalawa naman ay kung saan nakabitin yung mga bituin. Yung ikatlong langit ay ang banal na kaharian. Siya'y dinala sa ikatlong langit. Ay dinala pa itaas patungo sa paraiso at nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi ipinahintulot sa tao na ulitin. Ito'y isang napakadakilang bagay. Kaya nga si Apostol Pablo ay pumunta na roon sa madaling panahon. Halimbawa, nakakuha ka ng tiket papuntang langit para sa isang araw lamang. Pagkatapos, may magtatanong sa iyo kung gugustuhin mo pa bang bumalik sa lupa at magsaya sa mga bagay na gusto mo. O di kaya kung gusto mo pang manatili sa langit. Ano kaya yung sasabihin mo kung ikaw yun? Ah, kabibili ko lamang ng isang apartment. Gusto ko munang tumira doon kahit sandali. Kaka-engage ko lang. Kaya mo muna akong magsaya sa aking buhay. May asawa ng ilang sandali. Gagawa ko ng napakasarap na kimchi ngayon eh. Kaya mo muna akong tapusin ito. Kalokohan yun, hindi ba? Sa langit, kung mula doon tinitingnan natin ang mundo, ito'y nakakakilabot. Pasensya na kung babanggitin ko ito. Alam niyo ba, yung sinaunang kubeta, ito'y puno ng uod na kumakain ng dumi. Ganyan yung itsura ng mundo kung titingnan mula sa langit. Babalik ka pa ba sa mundong ito? Hindi na. Gayunpaman, iniligtas tayo ni Kristo upang ibalik ang kanyang kalwalhatian at upang tayo'y makapasok sa kanyang kalwalhatian. Ang Diyos ay malwalhati at mapaparangalan din natin kapag pumasok na tayo sa kanyang kalwalhatian. Maging sa mundong ito, kailangan nating mamuhay para sa kalwalhatian ng Diyos na nakay Kristo. Gayun din naman, makakalakad tayo ng panibagong buhay. Tingnan natin sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 2, mula sa verse 1. Efeso chapter 2, verse 1. Kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Itong patay sa mga kasalanan at pagsalansan ay tayo bago tayo maligtas na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad. Anong lakad? Sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ito yung lakad ng sanlibutan ng kasalanan na hindi maiwasang lumakad sa kasalanan kagaya ng dahon sa hangin at ng bangka sa alon. Nilakaran ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Ang taong kumikilos sa mundong ito na puno ng kasalanan ay si Satanas na nakahawak sa kapangyarihan ng himpapawid. Walang sino mang nag-iisip na siya'y nabubuhay na kagaya ng kay Satanas. Kahit nga si Satanas ay hindi niya alam yung nariyan. Subalit, sino ang kumikilos upang pamunuan ang kapangyarihan ng himpapawid? Ito ay si Satanas na sumira sa tao at sa bawat isang nabubuhay sa mundong ito na gumagawa ng kasalanan. Kaya nga si Satanas ay tinatawag na hari ng sanlibutan, ang hari sa mundong ito. Hanggang ngayon ay kumikilos siya.
inyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan. Ang pagsaway na sinabi ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsaway ay para sa mga hindi naligtas. Sa Efeso chapter 2 verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa Korean Bible, ang salitang sa mga iyon ay 3 beses na ginamit. Dating nabuhay sa gitna nito, na inyong nilakaran ayon sa lakad ng pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yung paglakad sa gawa ng Espiritu ni Satanas ay nilakaran natin noon. Sa Efeso 2:3, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginawa ang nais ng laman at pag-iisip. Tayong lahat ay nabuhay sa pagsuway. Tayo'y mga anak na nabuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Ngunit ngayon ay hindi na ganito. Tayo'y napalaya na mula doon at natanggap na natin ang walang hanggang buhay at pag-asang makapunta sa langit. Ang Panginoon ay kasama natin at tayo'y nabubuhay na ayon sa Espiritu Santo at namumuhay ng panibagong buhay sa Panginoon na kumikilos sa atin. Gayun din naman, tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Habang kumikilos si Satanas, tayo rin ay mabubuhay habang ang buhay ng Diyos at ng Espiritu Santo ay kumikilos. Alin nga sa mga iyon? Gayun din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Balikan natin yung Roma chapter 6. Roma chapter 6 verse 8 to 9. Verse 8. Subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Nalalaman nating si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay at hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala nang paghahari sa kanya. Eksaktong sinabi na, subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Tayo'y namatay na kasama ng Panginoon at nabubuhay na kasama ng Panginoon. Yung ating puso at lumang pagkatao ay namatay nang mamatay ang Panginoon. At nang muling mabuhay ang Panginoon, tayo rin ay nabuhay sa panibagong buhay. Kung merong Espiritu ng Panginoon at ang Espiritu ni Kristo ay nasa atin, kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Ang mga Espiritu ng Panginoon ay nasa atin. Isang araw, ang katawang ito'y babaguhin ng isang malwalhating katawan na hindi na muling mamamatay kasama ang Panginoon, kundi mabubuhay kasama ang Panginoon. Sumampalataya kayo at mabuhay din kasama niya. Hindi ibig sabihin na ngayon mismo ay babaguhin ang ating katawan ng espiritual na katawan at muling mabubuhay sa hinaharap. Kundi habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, ang ating lumang pagkatao ay namatay na at nabubuhay sa panibagong buhay kasama ng Panginoon. Doon sa verse 9, nalalaman natin si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay at hindi mamamatay, ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Nang si Kristo ay bungamon mula sa patay, si Jesus ang buhay na hindi na muling mamamatay. Siya'y namatay ng minsan lamang para sa mga makasalanan. Hindi niya kailangang mamatay ng 2 beses para sa mga makasalanan. Siya'y namatay ng minsan, pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman, sinira ang kapangyarihan ni Satanas na may kapangyarihan sa kamatayan at ibinigay sa atin ang panibagong buhay sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang Panginoon ay hindi na muling mamamatay, kaya ang Panginoon na hindi namamatay ay kasama natin. Kaya kasama natin ang Panginoon na hindi na muling mamamatay at lubos na pinagtanggumpayan ang kamatayan. Siya'y kasama ko. Kung ganun, mamamatay ba ulit tayo? Hindi na. Hindi na tayo muling maangkin ang kamatayan kung paanong hindi na muling maangkin ang Panginoon. Sinira ni Jesus na muling nabuhay ang kapangyarihan ng kamatayan. Maari bang si Satanas na kapangyarihan ng kamatayan ay magawang pabagsakin ulit si Jesus? Hindi na. Ngayon, ang Panginoon ay kasama ko. Ang Panginoon ang aking buhay.
Sa Juan chapter 11:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ibig sabihin na ang katawan ng isang taong ligtas ay muling mabubuhay kagaya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Bagamat ang katawan ay mamatay, ito'y muling mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Ano ang nabubuhay at sumasampalataya? Ang aking espiritu ay buhay at nakakuha ng buhay magpakailanman at hindi na mamamatay magpakailanman. Ang katawan ay mamamatay. Subalit, ang espiritu ay hindi na mamamatay. Ito'y katumbas ng buhay ng Panginoon. Alam ninyo ito, hindi po ba? Ito ay nakakamangha. Kung titignan natin sa Hebreo 2, sinabi na, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Si Satanas na may otoridad ng kamatayan sa mundong ito ay hawak din yung mga tao sa mundong ito. Kaya nga yung mga tao ay takot mamatay, takot silang mamatay. Nitong nakaraan ay napanood ko sa TV yung maigsang oras lamang yung tungkol sa mag-asawa. Napakarami nilang mga utang. At hindi nila na ito masolusyonan, kaya nawala na sila ng pag-asa. Meron silang dalawang anak na babae, yung isa ay 11 at yung isa ay 13. At napag-desisyon na nilang mag-suicide kasama yung kanilang mga anak. Alam niyo yung uling? Ay pinapoy niya iyon sa loob ng bahay at kinandado yung pinto. Sinubukang patayin ang kanyang sarili, gayunman ang kanilang pangalawang anak ay naubo at nagising. Pagkatapos, tinapon yung uling. Yung ikalawang pagkakataon naman, nagpaupoy ulit sila dun sa loob ng sasakyan. Ngunit nabigo ulit sila dahil yung unang anak ay nagising. Napagtanto nila na hindi gagana yung ganong paraan. Kaya, sinakal nila yung kanilang dalawang anak hanggang sa mamatay. Pagkatapos nun, tinapon lamang nila kung saan yung kanilang anak. Pagkatapos, nagplano din silang mamatay, ngunit di nila magawa. Hindi nila kaya na patayin yung kanilang sarili. Sinabi nila na yung mamatay ay hindi dapat ayon sa kung paano nila ito gusto. Kaya naman, yung mag-asawa ay pumunta sa probinsya at nabuhay na tumutulong sa mga magsasaka. Isang araw, dumating yung mga pulis at hinuli sila. Pagdating ng mga pulis, handa naman silang mahuli at inamin nila ang lahat. Oo, pinatay namin sila. At alam namin na darating kayo. Kung iisipin, yung kagustuhan nilang mamatay ay magagawa sa isang saglit. Ngunit yung mga magulang na pumatay sa dalawang bata ay hindi pa namamatay. Gaano nga kahigpit yung pagkakaapit nila sa buhay. Hindi sila namatay kahit na gusto nila. Kusa silang sumama papunta sa kulungan. Yung mga tao ay takot mamatay. Dahil sa delikadong sitwasyon, maaaring sabihin ng mga tao na gusto ko nang mamatay. Ngunit ito ay mahirap. Merong isang tao na nahulog doon sa Han River. Tapos siya ay nasagip ng isang tao. Nung magkamalay siya, sabi niya, muntik na akong mamatay. Sinabi niya na hindi niya ulit iyon gagawin. Sinabi niya na pumunta siya doon sa Han River para magpakamatay, ngunit hindi niya kayang mamatay dahil sobrang lamig ng tubig at baka siya magkasakit. Nakakatawa ito, hindi po ba? Hindi maaaring mamatay yung isang tao nang dahil lamang sa lakas ng loob. Yung tao ay takot mamatay. Kaya anong ginagawa ng tao? Namumuhay ng miserable. Simula pagkabata, natututo yung mga tao ng lahat ng uri ng kasamaan at sinasabi, bahala na kung mamamatay man ako ng ganitong paraan o ganoon. Bahala na. Pagkatapos magdesisyon na mamatay ay magsisimula silang gumawa ng kasalanan ng walang pag-aalinlangan. Di kalaunan, mapupunta sila sa kulungan. Sabi ko na mangyayari ito eh. Kung mamamatay man ako sa kulungan, edi bahala na. Ngunit tayo mga Kristiyano ay nakatanggap ng buhay na kailanman ay hindi mamamatay. Yung mga tao sa mundong ito, kahit na sila ay buhay, sila ay mga taong patay. Kung mamatay sila, sila ay mapupunta sa lugar kung saan nananatili yung mga taong patay.
yung mga Kristiyano ay buhay kahit na mamatay yung kanilang laman. Hindi tayo mamamatay magpakailanman. Kahit na mamatay tayo, tayo ay mabubuhay, at kung tayo ay mabubuhay, mabubuhay tayo magpakailanman. Tayo ngayon ay mayroong bagong buhay. Kaya hanapin natin sa Roma chapter 6 verse 10. Hanggang verse 11. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan, ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayun din naman tayo, itinuring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Tayo rin, itinuturing ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ano yung ibig sabihin nito? Ako ay patay na sa kasalanan ng mundong ito. Ako ay patay na sa kasalanan. Gayunpaman, ako ay buhay sa Diyos. Ako ay buhay sa Diyos. Dapat nating malaman na tayo ay patay na sa mundong ito. Tayo yung mga taong patay na sa mundong ito. Yung taong patay ay wala nang makamundong pagnanasa. Dapat tapos na. Yung kasaysayan ng makasalanan ay tapos na. Ngayon, tayo ay buhay sa Diyos. Tayo ay naipanganak ng muli sa buhay o sa buhay na hindi namamatay. Kung gayon, paano nga mabubuhay na walang pag-asa at miserable kayo ng mga taong patay? Ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Dapat tayong mabuhay gaya ng mga taong buhay. Si Jesus ay namatay. Ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay namatay. Yung namatay si Jesus, ibig sabihin na yung lahat ng nasa akin ay namatay na kasama niya at natapos na yung lahat ng kasalanan. Pinaniniwala mo ba ito? Gaya ng muling pagkabuhay ni Jesus, naniniwala rin tayo na tayo rin ay buhay sa Diyos. Hindi na natin dapat makalimutan ang bagay na ito. Sinasabi, ituring ninyo, kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ito ay past tense. Dapat tayong maging mga patay na sa mundong ito. Dapat tayong maging patay na sa kasalanan. Ngunit, sa Diyos, tayo ay buhay. Dapat natin itong ipagpatuloy araw-araw. Tayo ay patay na sa kasalanan. Gayunpaman, tinutokso tayo ni Satanas. Nang ipako sa krus si Jesus, ano yung sinabi ni Satanas pagkatapos niyang sundan si Jesus hanggang sa krus? Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka diyan, bumaba ka. Bakit mamamatay yung anak ng Diyos? Bumaba ka riyan at paniniwalaan kita. Kung bumaba si Jesus sa krus at hindi siya namatay, maaaring paniwalaan nila na si Jesus ay Diyos. Ipagpalagay natin na sinabi ni Jesus, talaga? Sa tingin mo ba na hindi ko kayang gawin iyon? At pagkatapos ay tumalon siya pababa mula sa krus. Kung gayon, masisira yung plano ng Diyos. Tama po ba? Ipinako niya ako sa krus. Kahit na tuksohin niya ako, ako ay patay na sa krus. Kahit na tuksohin tayo ng mundo, tayo ay namatay na kasama ng Panginoon. Tayo ay inilibing na. Itigil mo na yung pagsasalita ng walang kabuluhan. Sa tingin mo ba, makikinig ako sa iyo, Satanas? Ipinako na ako sa krus at mamamatay ako sa krus. Ako ngayon ay buhay na sa Diyos. Yung aking buhay ay protektado sa buhay ng Diyos. Ngayon, ito yung buhay na hindi na ulit mamamatay. Kaya kung titingnan natin sa Colossians 3:3, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yung ating buhay ay protektado sa buhay ng Diyos. Yung ating buhay ay protektado sa kanyang walang hanggang buhay. Ito yung tiyak na proteksyon. Sa Ebanghelyo ni Juan 10:28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na walang hanggan na ito ay ang buhay na walang kamatayan. Yung ating buhay ay inilapat na mula sa ating kamay, patungo sa kamay ng Panginoon. Ito ngayon ay nakatago.
Maagaw ba ito ni Satanas? Hindi, hindi niya ito maagaw. Sabi, He bought us by shedding of His blood. He will never abandon me. Namatay si Jesus sa krus at binili tayo sa malaking halaga sa kamay ng Panginoon. Sa tingin niyo po ba, hahayaan lang ng Panginoon na maagaw tayo? Yung responsibilidad na ingatan yung buhay ng isang taong ligtas ay hindi maagaw. Ito ay sa Panginoon, hindi sa atin. Tayo ay ligtas sa kamay ng Jesus, sa kamay ng Ama. Yung mga anak ng Diyos ay naipanganak na muli ay hindi na mapapahamak. Sinasabi ng ilan, yung taong ligtas ay mapupunta sa impyerno kapag gumawa ng mali. Huwag ninyo pong sabihin ito. Tiyak na yung taong iyon ay hindi mapapahamak. Kung yung taong ligtas ay mabubuhay gaya ng taong hindi ligtas, mayroong parusa. Huwag niyo pong subukang gumawa ng kasalanan. Walang parusa sa taong hindi ligtas. Nangilam na po ba ako sa kasalanan ng anak ng ibang tao? Hindi. Kung titignan ninyo dun sa Hebreo chapter 10, ngunit kung kayo hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat kung gayon kayo yung mga anak sa labas na hindi mga tunay na anak. Sinasabi ng ilan na hindi ako pinarurusahan ng Diyos dahil kahit na gumagawa ko ng kasalanan dahil ako ay bunso. Pinagbibigyan ba ng Diyos yung bunso? Walang bunso sa Diyos. Sinabi sa Biblia, ngunit kung kayo hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas, mga hindi tunay na anak. Kung gayon kailangan ninyong pag-isipan kung kayo ba ay anak sa labas o tunay na anak. Sa tingin ninyo ba na yung taong ligtas ay kayang gumawa ng kasalanan at mamuhay gaya ng taong hindi ligtas? Hahayaan lang ba siya ng Diyos sa gawaing iyon? Huwag ninyong hayaan ang inyong anak na lumakad sa maling daan. Siyempre po, huwag ninyo silang paluin ng sobra, kundi ng may kasamang pag-ibig. Paluin ninyo sila sa kabilang bahagi at yakapin naman sila sa kabilang bahagi. Ngunit, yung minsan ay pinapalo ng Diyos yung kanyang mga anak sa pamagitan ng kamatayan. Sa 1 Korinto 5 verse 5, ganyang tao. Mayroong isang tao na nangalo niya ngunit hindi nagsisi doon sa iglesia ng Korinto. Dahil hindi nagsisi ay ibinigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman. Pinatay ng Diyos yung laman. Kung siya ay tunay na ligtas upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Maraming uri ng palalo. Kahit yung kamatayan, ito ay kapag there's no room for improvement. Ngunit walang palalo sa taong hindi ligtas. Bakit? Dahil mapupunta din naman siya sa impyerno. Hinahayaan lang siya ng Diyos na mabuhay ayon sa kanyang gusto. Naunawa niyo po ba? Huwag ninyong isipin na maaari kayo mabuhay na sinusunod ang inyong gusto at gawin ang anumang nais ninyo sapagkat kayo ay ligtas na. Sa tingin po ba ninyo ay kakayanin ninyo yung plano ng Diyos? Mayroong isang taong ligtas na nag-ipon na maraming pera ngunit hindi siya nagbibigay, hindi niya ginagamit yung pera niya para sa evangelism. Sinisikap lang niya maging mas mayaman. Nakita ko na pinalo siya ng Diyos at nawasak yung kanyang buhay. Pakiusap sana kayo ay matauhan at hindi iyon magtapos ng ganoon. Hindi iniisip ng Diyos kung paano mamumuhay ang mga tao sa mundong ito. Gayunpaman, sila ay pupunta sa impyerno. Walang rason upang isipin sila. Brothers and sisters, tayo na mga naligtas na ay patay na sa kasalanan. Wala nang pagnanasa sa kasalanan ng patay na tao. Paano nga makakagawa pa siya ng kasalanan kung patay na siya? Pagkatapos ng libing, wala nang natitirang masamang kasalanan na magagawa ng patay na tao. Tayo ay tapos na. Ang ating kasaysayan bilang makasalanan ay tapos na. Kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Dapat tayong mabuhay na mayroong ganitong pag-iisip. Ako ay patay na. Kung tinutukso ako ng kasalanan, huy, huwag ka magsalita ng ganyang walang kabuluhan. Patay na ako. Patay na ako. Tayo ngayon ay mga taong lumapit sa Diyos sa katotohanan. Tayo'y patungo bawat araw sa mataas na lugar.
tayo ay patungo sa walang hanggang langit sa bawat araw. Ang mga tao sa mundong ito, sila ay patungo bawat araw sa malalim-malalim na impyerno. Pagpunta sa taas at baba ay magkaiba. Tingnan natin sa Apokalipsis chapter 1 verse 18. Apokalipsis chapter 1 verse 18. At ang nabubuhay, ako'y namatay at tignan mo. Ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ang tinutukoy nito ay si Jesus at ang nabubuhay. Tinawag ni Jesus ang kanyang sarili bilang nabubuhay. Siya ay nabubuhay magpakailanman. Ako'y namatay nang siya ay namatay sa krus. Ito yung sa talatang at ang nabubuhay. Ako'y namatay, siya ay namatay para tubusin ang ating mga kasalanan at hindi para sa kanyang kasalanan. Siya ay namatay at nabuhay para tubusin ang ating mga kasalanan. Ako'y nabubuhay magpakailanman. Si Jesus ay hindi patay, siya ay buhay. Siya ay namatay, ngunit nabubuhay magpakailanman at siya ay nabubuhay sa akin. Hindi ako mamamatay, subalit mabubuhay kasama ng Panginoon magpakailanman. Ako ay namatay kasama ng Panginoon at ako ay nabuhay kasama ng Panginoon at ako ay nabubuhay kasama ng Panginoon magpakailanman. Wala pa po tayo sa langit. Ngunit yung ating upuan ay sigurado. Sabi doon sa Efeso chapter 2, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Kapag ang isang tao ay naitalaga upang maging ministro at gumawa ng espesyal na gawain ng Pangulo, sinasabi ng mga tao siya ay nakaupo sa upuan ng mga ministro. Ginawa tayo ng Diyos upang maging buhay kasama ng Panginoon at upang umupo ng magkasama sa makalangit na lugar kay Kristo Jesus. Tayo ay nakaupo sa tabi ng upuan ng Diyos kasama ni Kristo. Ang mga anghel ay hindi makakaupo doon kailanman. Ang ating upuan ay mayroong kasiguraduhan. Gaano kaluwalhati ang upuan na ito? Mga kapatid, tingnan natin yung Biblia at tingnan natin kung gaano kadakila yung kaligtasan. Gaano kadakila? Huwag nating ipagsawalang bahala ang pagiging ligtas. Sa Hebreo 2:3, ganito kadakilang kaligtasan. Gaano kadakila at kamangha-mangha ang kaligtasan na ang tanging anak ng Diyos ay iniwan ang malwalhating trono sa langit at bumaba sa mundong ito, tinanggap ang mga pagdurusa at kahirapan bilang tao, namatay bilang pinakamiserabling makasalanan, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito yung pinakadakilang gawain na kayang gawin ng Diyos. Wala nang higit na gawain kaysa rito. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng gawain ito, kaya gaano kadakila at kamangha-mangha ang kaligtasan. Paano natin naisip na ang kaligtasan bilang maliit na bagay lamang? Nang minsan ako ay napunta sa maliit na church at doon ay napakaraming mga kabataan. May choir, Sunday school teacher at mga kabataan na naligtas. Maliban doon sa isang elder. Sinabi niya, siya ay nagpatayo ng ilang mga church building. Gaano nga siya kayabang? Siya ay hindi naligtas. Nang makaunsel ko siya, sinabi niya, bakit ba napakaingay nila? Kaligtasan lang naman yun. Sinabi ko, anong sinabi mo? Kaligtasan lamang? Ay sinabi niya, ay nagkamali lang po ako. Hindi yun pagkakamali dahil binaliwala niya ang kaligtasan. Ito'y kaligtasan lamang. Wala itong bayad. Ganitong bagay lamang. Inisip niya na ganito lamang ang kaligtasan. Mga kapatid, ang kaligtasan na ating natanggap ay dakila at kamangha-mangha. Ito ay pinakadakilang ginawa ng Diyos. Kahit ang Diyos ay hindi niya makakayang gawin muli ito. Paano nga hayaan ng Diyos na ang kanyang tanging anak ay mamatay muli sa krus? Ang Diyos ay hindi nagagawa ng higit na dakilang bagay kaysa rito. Gaano kadakila at kamangha-mangha ang kaligtasang natanggap natin? Dahil ang kaligtasan na ito ay dakila at kamangha-mangha, dapat tayong mabuhay at
mamatay para sa kalwalhatian ng Diyos na nagligtas sa atin. Ang ating walang hanggang pag-asa, walang hanggang buhay, ito ay sigurado. Kagaya ng sa damo na natutuyo at sa bulaklak na natutuyo, ang ating katawan at ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Ilang araw ang nakalipas, may isang Amerikano na namatay, si Henry Kissinger. Namatay siya sa edad na 100 at sinabi niya, bago siya mag-100 na kung ang US at ang China ay hindi magkakasundo, ang World War III ay mangyayari sa 5 o 10 taon mula ngayon. At sa pagkakaalam ko, siya ay nagpunta sandali sa China at siya ay kakaibang tao. Siya ay Hudyo na ipinanganak sa Germany. Siya ay lumipad sa Estados Unidos bago yung pag-uusig ng mga Hudyo sa Germany. Siya ay mayroong napakagaling na diplomatic skill sa kasaysayan ng Amerika. Gayunpaman, hindi siya maaring maging pangulo dahil siya ay hindi ipinanganak doon. Sa Amerika, kung hindi ka doon isinilang, hindi ka maaring maging pangulo. Ito yung batas nila. Kaya siya ay naglingkod bilang US Secretary of State. Kung ang taong ito ay pinanganak sa US, talagang magiging siguro siyang pangulo. Ang taong ito ay talagang nakakamangha. Ngunit, ang taong ito ay namatay rin. Ang lahat ay papanaw. Lahat ay papanaw gaano ka man kadakila sa mundong ito. Sabi sa isang awit, ikaw ay aalis at ako rin ay kailangang umalis. Huwag nating isipin na ang buhay sa mundong ito ay napakahaba. Hindi natin nalalaman kung ano ang mangyayari sa bawat araw. Dapat nating isipin na ang buhay sa mundo ay napakaiksi at mabuhay ng may kabuluhan. Hindi dapat tayo mabuhay ng mahaba, duwag na pamumuhay sa mundong ito, kundi dapat na mabuhay ng kamangha-mangha bilang mga Kristiyano bago pumunta sa Panginoon. Ang ating pag-asa ay hindi ang mabuhay ng mahaba sa mundong ito. Kung mabubuhay ka ng mahaba sa mundong ito, ikaw ay lubos na maghihirap. Ang mahirap ay nagdurusa dahil sa mahirap sila. Yung mayaman, nagdurusa dahil mayaman sila. Sa tuwing titingnan ko nga yung Pangulo ng mga nakarang araw, ay naawa ko. Paano na ang tao na ito ay naging Pangulo at nagdusa ng ganito? Noon, kung tatanungin mo yung mga bata sa elementarya tungkol sa kanilang pangarap, karamihan ay sinasabi na gusto nilang maging Pangulo. Nag-aagalak ako na hindi ako naging Pangulo. Eh, kahit naalukin ako na maging Pangulo, hindi ko naman din gagawin. Kaya ano ang dapat nating gawin? Yung termino sa opisina ng Pangulo ng Korea ay 5 taon habang sa Amerika ay maaaring humaba hanggang 8 taon. Gayunpaman, ang 1 taon na plano ng isang evangelist ay mas malaki at mas mahalaga kaysa rito. Kahit na ang Pangulo ng US ay mamuno sa loob ng 4 o 8 taon, ano ang kabuluhan nito? Hindi lamang ang plano ng evangelist, kundi ang plano ng mga Kristiyano sa 1 taon ay mas maganda at maluwalhati sa mata ng Diyos. Kaya dapat tayong maging proud kahit na hindi tayo kilala ng sanlibutan, ngunit kilala tayo ng Diyos. Kagaya ni Jesus, sinabi natin na ako ay tao na nabubuhay. Meron ako ng walang hanggang buhay at hindi na ako mamamatay muli. At ang kamatayan ay hindi na ako makukuha muli. Ang ating buhay at walang hanggang buhay ng Panginoon ay magkatulad. Ito po ay iisa. Kaya't ang Panginoon na siya ang pagkabuhay na muli at ang buhay ay nabubuhay sa akin. Kaya't kahit na ang aking katawan ay mamatay, ako ay mabubuhay na muli kasama ng Panginoon na mayroong malwalhating katawan at kaluluwang hindi namamatay. Tingnan na natin sa Galatia chapter 2. Tingnan po natin. Galatia chapter 2 verse 20. Basahin natin. Galatia chapter 2 verse 20. Ako ay ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin.
Sa ulo niyo po ba yung talatang ito? Kung hindi po, paki-memorize po ito bago lumubog ang araw. Ito po talaga ay mahalagang salita. Ito ay hindi lamang personal na patutuo ni Pablo, kung hindi ng lahat ng mga Kristiyano. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Kailan ay ipako si Pablo na kasama ni Kristo? Nung ang Panginoon ay maipako, ako ay ipinako rin na kasama niya. Sabi, at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan. Ito yung sinabi dun sa Galatia 5.24, hindi ba tayo ay kay Kristo? Dapat nating maintindihan, nang ipinako ang Panginoon, tayo ay pinakong kasama niya. Nang mamatay ang Panginoon, ako rin ay namatay. Nang tayo ay maniwala sa Panginoon, ang kanyang karanasan ay naging atin. Ako ay namatay kasama ng Panginoon. Inilibing kasama niya at muling nabuhay kasama niya. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Dito mayroong ekspresyon na hindi na sa Biblia. Ito ay katulad ng lamang. Meron lamang bagay na talagang pinakamahalaga. Ako ay patay na at ang Panginoon ang nabubuhay sa akin. Ang Panginoon ang nabubuhay. Ako rin ay kasamang nabubuhay ng Panginoon. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ang aking laman ay nananatili at katulad pa rin dati. Ngunit ngayon ay nabubuhay tayo para sa Panginoon na isinuko ang kanyang buhay para sa atin. Ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Pag-isipan ninyo mabuti ang mga salitang ito, gaano ako kamahal ng Diyos na kanyang isinuko ang kanyang katawan para sa akin. Bakit ang banal at malwalhating tao ay mamamatay para sa makasalanan na kagaya ko? Isinuko niya ang kanyang buhay para sa akin. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na inuutos sa inyo. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay upang ang isang makasalanang gaya ko ay maging kanyang walang hanggang kaibigan. Sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Isaulo niyo po yung talatang ito araw-araw. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang Panginoon ay siyang Panginoon ng aking buhay. Hindi na ako ang Panginoon ng buhay ko. Mabuhay man ako o mamatay, ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ginagawa natin kung ano ang nais at nakakalugod sa Panginoon. At hindi natin ginawa ang ayaw ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ang siyang Panginoon ng aking buhay. Ano po sa tingin ninyo? Sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang anak ng Diyos ay nabuhay sa akin. Ano ngayon ang dapat kong gawin? Dapat kong isuko ang lahat sa Panginoon. Hindi na ako ang Panginoon, kundi ang Panginoon. Panginoon, mangyari nawa ang ayon sa nais mo. Kung isusuko natin ang lahat sa Panginoon, ang Panginoon ay siyang kukontrol at mamamahala. Kung ito ay nakakalugod sa Panginoon at kanyang kalooban, ito ay dapat nating gawin. Kung hindi naman, kung hindi ito yung kalooban ng Panginoon, dapat natin itong talikuran kahit gaano man natin ito kagusto. Si Moises ay anak ng anak na babae ng paraon, siya yung hari ng Ehipto. Gayunpaman ay iniwan niya yung kanyang maluwalhating posisyon sa pamagitan ng pananampalataya. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Si Moises ay larawan ng darating na Kristo. Ang Ehipto ang siyang pinakamayamang bansa ng panahon na iyon. Ngunit itinuring ni Moises na ang gantimpala na ibibigay ni Kristo sa kanya ay higit na dakila kaysa sa lahat niyang mga kayamanan.
kanyang pinagtuunan ng pansin ng gantimpala. Sinabi ni Apostol Pablo, gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Ay inari kong basura lamang, ay inari kong basura lamang. Nagalak siya na magdusa para sa Panginoon, sinabi ni Apostol Pablo. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna sapagkat kapag ako'y mahina, ako ngay malakas. Dahil bagaman siya ay mahina at nagdurusa, naniniwala siya na ang Panginoon ay kasama niya. Higit pa roon, paano nga ba tayo ngayon? Nasisiyan ba ang Panginoon kahit na isuko ninyo ang lahat ng bagay sa mundo? Masisiyan ba kayo? Sasabihin nyo ay hindi mo kaya? Kung ganito, mag-isip ka at manalangin. Pagkatapos, hahayaan na ba kayo ng Diyos na mamatay? Hindi po ito nangangahulugan na bibigyan tayo ng kahirapan ng Panginoon. Nais niyang bigyan tayo ng higit pang mabuting bagay. Kung isusuko natin ang lahat ng bagay sa Panginoon, ay ipapahintulot niya ito. Tingnan nga natin sa 1 Pedro chapter 3. 1 Pedro chapter 3, verse 15. Kundi sa iyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo hanggang dito lang po. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo. Ibig sabihin, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin si Kristo. Paano po? Dapat nating hayaan ang Panginoon ang magmay-ari at magpabanal sa atin. Yung Panginoon ang siyang nagmamay-ari sa atin. Ang inyong mga puso bilang Panginoon. Walang sino man ang pwedeng magmay-ari sa akin. Ang kayamanan at ang kalwalhatian ng mundo ay hindi makakapamahala sa aking puso. Hindi sila ang ating Panginoon. Dapat nating hayaang si Jesucristo na maging Panginoon sa ating puso. Pagkatapos, ano naman ang dapat nating gawin para sa Kanya? Dapat natin siyang pakabanalin sa atin. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Tinuruan niya tayong manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ngunit sasabihin niya sa iyong, tigil, kailan mo ako sinamba? Kahit sinasabi natin, Panginoon, sambahin nawa ang pangalan mo, sinamba mo nga ba talaga siya? Kung itinuturing natin ang Panginoon, bilang pinakamalaga sa ating puso at buhay, ang Panginoon ang magiging mahalaga nga. Siya rin ay ang ating sasambahin. Kung mabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon na nasa ating puso, ang Panginoon ay maluluwalhati. Kung mabubuhay tayo sa panibagong buhay, ang Diyos ay maluluwalhati. Kaya dapat tayong mabuhay ng banal at luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon kagaya ng kabanalan ng Panginoon. Kailangan natin itong gawin. Basahin po natin sa 1 Pedro chapter 1 verse 15. 1 Pedro chapter 1 verse 15. Sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang sa inyo'y tumawag. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, tama po ba? Ang sa inyo'y tumawag. Gaya ng Diyos, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa 1 Pedro 1:16, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Sinabi ng Diyos, kayo'y maging banal. Ang kabanalan ay ang pagiging hiwalay sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Hinihingi niya na sa atin na maging banal mula sa sanlibutan. Huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Mga minamahal, yamang taglay natin ang pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan
sa pagkatakot sa Diyos. Takot po ba kayo sa Diyos? Bakit po kayo natatakot? Dahil ba sa kahatulan? Hindi po. Hindi na tayo natatakot dito. Subalit dapat tayong matakot sa Diyos tungkol sa maling pamumuhay bilang isang Kristiyano. Dapat tayong matakot sa hindi pagsunod sa harapan ng Diyos. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Dapat nating isagawa ang ating kaligtasan na may takot at panginginig sa ating buhay. Para sa banal na Panginoon na nasa atin, dapat tayong mabuhay na banal. Dapat tayong maging malinis. Pagkatapos, ang Panginoon ay sasambahin sa ating mga puso. Kung sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon, bagamat sinasabi natin na ang Panginoon ay nasa atin, pero kung nabubuhay naman tayo para sa ating sariling kagustuhan, ang Panginoon ay malulungkot. Mali po ito. Ito po ay mali. Kung mahal natin ang ating mga magulang, kung gusto natin silang maayos na mapaglingkuran, ay dapat natin silang malugod. Hindi natin dapat gawin ang ayaw nila. Ang ating buhay ay pagtitiwala sa Panginoon na nagmahal sa atin at nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. At nabubuhay kayo sa pananampalataya na sumasampalataya sa anak ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay para maligtas. Pakiusap, alalahanin po natin ito. Manalangin at pagbulayan ng salita ng Diyos. At kung nakita na ninyo kung ano ang mali sa harapan ng Diyos, dapat ninyo pong itong itigil at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa gayon, ang ating buong buhay ay magiging para sa kalwalhatian at kaluguran ng Amang Diyos. Dapat po nating pag-isipan ang bagay na ito. Manalangin na po tayo. Mabagin naming Amang Diyos, bagamat napupuno ng kasalanan ang katapusan ng panahon, iniligtas mo po kami mula sa mga ito at inihiwalay kami bilang mga banal mula sa kanila. Kaya labis po kaming nagpapasalamat, O Panginoon. O Panginoon na nagligtas sa amin at nabubuhay na kasama namin at nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan, pag-asa at kalwalhatian, sambahin ka nawa sa aming mga puso at buhay at mabigyang lugod ka sa aming puso. Hinihiling po namin na ipaunawa mo po nawa sa pamagitan ng banal na Espiritu kung ano ang mali sa aming mga puso at buhay sa harapan ng Panginoon. Tulungan mo po nawa kami na mahiwalay sa gayon ay matalikuran namin ang gawain ng mga bagay na hindi nararapat sa harapan ng Panginoon. Patnubayan mo po kami na magkaroon ng kaisipan na ibigin ng Panginoon na muling darating at makapamuhay para sa kalooban ng Panginoon. Pakiusap, pamunuan mo po ang natitira naming buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dinadalangin. Amen.